Hi and hello na naman sa lahat ng kapakomikaniko dyan saan man kayo sulok ng mundo guys. It's me, RR Lakay again. At welcome to my YouTube channel, RR Lakay Vlog. It's all about automatic transmission works and tutorials. So ayan, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga viewers natin dyan, lahat ng mga subscribers natin dyan. At kung bago ka pa lang, don't forget to like, subscribe, and pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos guys. So ang video ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako naglilinis ng torque converter. Kasi maraming nagre-request sa akin kung paano raw ang tamang paglinis ng torque converter. Bagong lahat, ang torque converter ay turbine stator impeller. So sa kanito, torque converter housing. So ngayon, bago nyo linisan itong ganito, torque converter, kailangan i-check nyo muna kung maganit ba or smooth yung ikot. Kasi pagka once na maganit, kailangan na talagang i-replace yun. Kailangan na talagang palitan. So, pero pagka once na smooth, for example, ikutin natin ganito. So, ito yung input siya. Ayan, kung makikita nyo, smooth yung ikot, wala siyang sabit. Magaang lang ikutin. Ibig sabihin, okay to. Ayan, para matanggal, pero hindi agad-agad malilinis yan. So, para mabilis, ano lang natin. Ganito ang ginagawa ko. Ayan, titingnan nyo. So, ganito, kung nakikita nyo, may lumalabas na oil. Ang gagawin natin ngayon, ganito. Ayan, ikutin nyo lang. Ayan, o. Ayan, o. Yan, hanggang mawala lahat yung oil and then saka natin kakargahan ng gasolina. So meron akong isang isang basong gasolina rito. Ganyan ang ginagawa ko, guys. Yan, saka spray ulit. Kung titignan nyo yung ngayon yan, yan, gasolina na yan, oh. Yan, medyo malinaw-linaw na. Ayan, malinis na yung loob. Ngayon, huwag yung ilalagay na ganyan lang siya. Kailangan lagyan nyo ng transmission oil. Kalahating litro or 1 liter.
So, yung nalagay natin na ano na transmission oil, guys. So, kalahating litro, okay na 'yon. Huwag niyong hayaan na ilalagay niyo na wala siyang laman ang torque converter na oil kasi ayan mag-overheat. Kailangan meron na siyang oil. Before niyo ilagay sa ano transmission, kailangan meron siyang oil. Kalahating litro, half liter or 1 liter, it's better. Ayan. See? Malinis na malinis, guys. So may oil na ito. Ready na ikabit na kung ano mang klase ng transmission, ready nang isalpak. So ganun lang, guys, ang tamang paglilinis ng torque converter. So ayan, ganun lang kasimple kung paano yung tamang paglinis ng torque converter. So dalawa lang ang pakatandaan nyo, guys. Pagka once na nagtanggal kayo ng oil pan ng transmission at marami siyang bakal-bakal, huwag nyo nang linisan. Kailangan ng palit ng torque converter yon. At saka pangalawa, kung wala man na ribaba sa oil pan ng transmission, i-check nyo yung input shaft niya, ikutin nyo. Pagka once na maganit, palit na rin yon. Kailangan ang torque converter, guys, ay ano, pagka itinusok yung input shaft, kailangan pagka inikot nyo, smooth siya mag-ikot. Smooth siya maikot. Magaan, smooth, walang sabit dun sa loob. Yun ang magandang torque converter. So nililinis lang ito pagka sobrang dumi yung oil and then smooth umikot, yung pwedeng linisan katulad yung ginawa natin. Sprayan natin yung loob, lagyan natin ng gasolina, then spray and then lagyan ng panibagong transmission oil. So ayan, guys, alam ko may natutunan naman kayo sa munting sa maiksing video natin kung paano ang tamang paglinis ng torque converter. So hanggang dito na lang at kung nagsusubscribe, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos, guys. It's all about automatic transmission and works and tutorial by RR Lakay. So magandang araw sa ating lahat at God bless us all.